Tanungin natin siya kung bakit siya nag-artista. Dito po, si Direk Bobot. Direk Bobot, ba't po kayo nag-artista? Papi! Hindi! Talaga hindi! Napanood ko kasi si Ate Birito. Napanood ko si Ate B. Hindi, actually, after nung tawag ng tanghalan, pinartner na ko kay Ate Guy. Oh. Opo. Kami ni Ate Guy ang unang magkalabi. Kasi pareho kayong singer. Oh. Pareho kayong galing sa ano. Eh, kaya lang, dumating si Pipo, nagkainlaban yung dalawa. Ang bihira naman to siya. Oo. Tapos? Kaya naitsapuera ako. Wala ka pa noon. Wala pa si Boyet noon. Kaya ba't ako napasama dyan? Hindi ko alam. Sakit ito! Tapos? So, ang dami namin pelikula. Tap-triangle kami. Ganun. So, naitsapuera na ako. Tapos, naglalakad ako dito sa ABS. May nasalubong ako. Isang, yun. Nasalubong ko si Bilma. Sa ABS yun? Dito yeah, yun? Yeah, dito. Sa radio. Dito. Nagkasalubong kami sa hallway. O, tapos? Sabi ko, ito ang gusto kong makapartner nyo. No. So yun, kaya doon kami nagsimula. Dinala ko siya ni Vilma sa... Ito ang gusto kong collab team. Collab team. Kasi meron kaming isang interview, kasama ko siya. Sabi niya, kaya ayaw naman talaga niya mag-artista. Kaya lang nagkagusto siya kay Vilma. Kaya... Di, that time, ayaw ko na mag-artista that time. Oo, parang na-inlove siya. So parang, sige na nga, mag-artista. Di, nung araw, inlove lang ako talaga kay Vilma. Alam naman niya yun Kayun, di ba? So yun! Oo, naalala ko pa yung... Inlove din naman siya sa akin. Oo oh, naman! Hello, Ate V! Kaya pagdating niya... Napanood ko yung interview niyo dito. So, Tatawa nga ako, ganun ba ako? Sabi ko, kakahiya naman pala. Aww. So yun, ganun lang nagsimula yung career ko. Kaya, well, eto, magkakasama kami, magko-concert kami. Magko-concert na. Matutuwa ako, makakakanta ulit.